scope of work, electrical device installation, day 4. Let's go! Then pupunta natin ng cubicle, yung gagawin natin. Sa wakas, magkakapit na tayo ng mga devices. Kakabit natin yung 18 pieces sa convenience outlet. Kasi yun lang natapos natin kahapon. So yung the rest, yung iba na ito, take pa natin na grinder kasi medyo makapal, matagal mag-grinder, aluminum. So kakabit na natin tong mga devices. Pakita natin sa inyo yung ibang part kung paano magkabit na ito. So magkabit natin ito video. Video natin para makita ninyo ba. Babaguhin pa tong pwesto ng mga kibigil kasi kita nyo naman wala sa align to, kailan lakas ko ala pati to. Ayun, nandito yung engineer, papabago ni sir. Pero yung mga outlet natin, assist na yan, yung connection hindi na muna natin pa final gawa nung i-adjust pa doon nila. So magka-cutting muna tayo, let's go. Base natin yung mga frame, then lalagay natin dito, then by tomorrow susunod natin yung mga table dyan sa dulo. Oh, step by step lang tayo kasi sulo natin to. No? Ay, masyado magmadali kasi hindi naman tayo pakiawan. So goods na natin yan, nagawa na natin kahapon yan. Makikita nyo, nilagay na natin yung mga outlet dyan. Ayan, pati dun sa kapila. So ito yung gagawin natin ngayon. Magka-cut na naman tayo ng peraso to. Six, eight, ten, twelve, fourteen, sixteen. So, kakat natin yan. Then, after natin makat, install natin doon, kabit natin yung devices. So, see you later guys. Susunod na mga video clip. Let's go! Ayan, nalatag na natin to. Kakabit na lang natin to dyan. Pipix natin yung mga devices. Ilatag natin tong 16 kasi yung 18 tapos na natin. So kabilaan yan. Ayan, nagawin dapat natin to alauna 1 PM, kaso kinuha ni parang Jeep yung barena kasi nandyan lang sila sa McKinley Hills. May kakabit sila na meter base, so natigil yung gawa natin. Medyo makapal kasi yung aluminum na to, so may masakit tsaka may pag-inscrew mo ng manual, so kailangan natin gumamit ng barena. Iniram nila, so natingga tayo dyan. Ito na muna gagawin natin yung cutting ng paglalagay ng outlet. So kinuha natin yung mga frame dyan, dyan sa part na yan. Then, bubutasin na natin to ngayon. So, ayun. Katatapos na natin mag-cut. So, ikinabit na natin to. Pinix na natin tong device dito. Bawat frame. Naka-screw na ito. Para pagdala natin doon sa cubicle. Salpak na natin to. Doon na tayo mag-tatap.
Hindi na tayo mag-i-scroll. So, goods na yan. Diretso sa lupak na yan. So, punta tayo doon. Let's go. Nailatag na natin to. So, ito unahin natin dito. Kakabit. Yun yung iba nailatag ko na doon. Is pakarang F nandun sa kabila, sa ilalim. Lalagay din ng mga devices. So, continue natin pag-install to. Salpak lang muna natin to ng salpak. Then, lagyan natin ng wire. Pero yung supply, hindi muna natin kukonnect sa mga abang dito sa labas. Kasi nga, may tendency pa na iusog to. Pag-uusapan pa nila. Kasi medyo malaki nga. Ayan guys. Okay na, nakabit na natin to. Sinisinok ako ah. Waiting pa rin kasi tayo rito kasi tanggalin nila to. Pag-usapan nila na kalahatiin to kasi masyado mahaba daw. So pag-cut na ito, adjust konti. So hindi natin muna pinix to. Hindi natin in-splice muna kasi may tendency na mausog kung saan banda ilalagay. Dito naman hindi rin natin pinex kasi nga ganun din ang mangyayari, same din. So ilalagay sa skwala to kasi hindi sila pantay. So yan, nakikabit na natin lahat dito sa ng gilid. So goods na tayo dyan. Ito na lang ang hindi natatapos. So wait na kami ni paring F kasi alas 5 na. See you tomorrow. Let's go. That's it for today's vlog. At tayo uuwi na. See you tomorrow. So continue natin bukas. Meron pinadagdag. Nagsuka tayo ng para sa server natin na cable. Bukas tutuloy natin yung installation ng mga devices. So thank you so much guys. Big shout out sa ating mga Katoko friends. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe ka Katoko TV. Don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo sa mga videos nating ina-upload tulad nito. And then mag-commentary kayo para meron tayong feedback doon sa mga videos nating ina-upload. Keep safe. Thank you so much. Peace. I'm out.